happy. My name is Kasia Bermoto and welcome back to the channel. Umbre sari. So ayan, dito po tayo ngayon. Kasama natin si Chupapi Carl, then si Pastor Caloy. Tatalakayin po natin ngayon yung mga common issues sa motor natin pag umiingay. Normally, may mga maririnig kayo mga unusual na ingay dyan pagka medyo ilang libong kilometro na tinakbo ng motor natin. May lumalabas talaga mga unusual na ingay na hindi nyo naririnig sa dating tunog ng motor nyo. So, alamin natin yan kung ano yung mga posibleng dahilan ng ingay na yun. Actually, tatlo yun eh. Tatlo yung pinaka... yung pangkaraniwang pinanggagalingan ng ingay talaga ng motor, kung saan nyo hahanapin yung pinanggagalingan ng ingay na yun. Siyempre, kasama ko si Pastor Caloy sa pagkapalaganap ng Ebanghelyo. So, umpisa na natin yan. Ilapag na yan. So, yun po mga Chupapi ha. Umpisa na natin dito sa ano, sa gitna tayo. Ito yung ano, pagka naririnig nyo yung ingay ng motor nyo, para siyang lagitik. Kasi iba-iba na klase ng ingay yan eh. Parang lagitik ang tunog niya. Iparinig mo sa mga Chupapi natin, Caloy, kung paano yung style lagitik na sinasabi. Ganyan. Ayan, yung mga ganyan. Ayan, yung ganun tunog niya, yung sumasabay siya sa pag binombaw niyo yung silinyador, sumasabay yung lagitik na yon. So, ang pinaka ano noon, ang issue noon, dito po sa valve clearance. Doon po sa valve clearance yung issue na yon. Pagka nangyayari yung may lagitik na yon, pwedeng masyadong maluwag na yung clearance natin ng motor nyo. Dalawa po yan, isang intake tsaka exhaust. Nandun po yung exhaust niya. Lahat naman ng motor normally, dalawa yung gano, intake, exhaust. So syempre, kailangan nating alam yung eksaktong sukat ng valve clearance natin. Meron naman yan nakatoka para sa mga motor talaga natin. Yung mga sukat yan sa bawat motor. Sa C2S, ang standard, 0.05 mm sa intake, then sa exhaust, 0.06 mm. Pero siyempre, kailangan naka-top dead center tayo pagka magsasa tayo ng valve clearance. Pag nandito po yun sa gilid ng motor, makikita po yun dito. May timing hole cap po dyan. Yan, tinatanggal yun. Tapos masisilip dun yung sa timing hold cap, yung pinaka-timing mark niya na naka-top dead center na tayo. Pero siyempre, pag magpipili tayo ng valve clearance, normally yung iba, parang albularyo lang eh. Yung tinatantya-tantya lang, yung kinakapakapa lang yung sukat. Pakita mga kalaw yung ano, yung albularyo technique sa pagsiset ng valve clearance. Ito po yung albularyo technique. Ayun, kinakapakapa lang na ganun. Okay na ba yun, Caloy? Nabalis to. Nabalis! So, pag ganun po yung ginawa ng mekaniko nyo, mag-isip-isip na po kayo. Baka albularyo po yung natawag nyo. Kailangan po, ginagamitan natin yan ng pillar gauge. O, Pastor Caloy, hawakan mo lang yung pillar gauge. Yan po yung ginagamit natin dyan para sa pagsiset ng valve clearance. Kailangan po, may pillar gauge po yan. Para accurate talaga tayo. Siyempre, sumusunod lang tayo sa pinaka-standard. Then, ganun din siyempre dun sa exhaust. Meron din sukat yan. Gagamitin natin ng valve clearance yan. So, dito na tayo sa pangalawa. Pag meron naman kayo naririnig na parang kalansing, parang barya, na pag binobomba nyo rin yung silinyador, sumasabay din siya sa RPM, yung ingay na yun. Normally, nangyayari naman yun sa timing chain. Pag sobrang luwag na yung timing chain natin, nangyayari yun, parang kalansing na yun. Actually, nandito po yung timing chain ng C2S, nasa loob na, hindi na natin mapapakita. Basta pagka yung parting ingay niya, nasa parting kaliwa, tapos parang makalansing yung tunog, parang bariya, kalansing ang dati ingay niya, sa timing chain po yun. Pero Pastor Caloy, nagagamitan ba natin ng pinagbabawal na technique yun sa meron timing chain na yun? Meron tayong pinagbabawal na technique para yan. Meron tayong pinagbabawal doon. So, nare-reset naman po ng bahagya dito sa tensioner niya. I-reset lang natin para medyo bumalik siya doon sa dating settings niya. Ano lang naman yun, tawag na pinagbabawal na technique lang yun. Ito, pag ang ingay naman nanggagaling po dito sa parting kanan, yan, dito sa parting kanan. Baga, mas mahalaga po yun. Madistinguish nyo kung saan nanggagaling yung ingay. Pag ang ingay nanggagaling dito sa kanan, ang issue naman dyan, ano siya, clutch housing. Parang sumisipa na siya.
normally yon ang issue nun, sa clutch housing mismo, yung damper niya o yung spring nung clutch housing, iba-iba po kasi, mayroong damper type, mayroong spring type. Pero normally, damper type, ano nangyayari doon, Kuloy, pag umiingay na yon, ano nangyayari sa damper noon? Napipipi na yun, kaya lumulwag. Parang natotorta na siya. Kaya umiingay. Saan yun eh, pagka yung papawili. Papawili, arangkada ng barabara. So, yun pala yung pinagmumula nun, mga chupapi. Yung pagka umiingay na yun sa clutch housing, parang malutong ang tunog nun eh, no? Malutong siya. So, lalo nyo madidistinguish ang ingay nun. Paano ba, Kale? Yung pag kinakapitan yung clutch. Yun. Bali, malalaman nyo yun. Pag kinapitan nyo yung clutch ng motor nyo, kunyari, umaandar yung motor, naka-idle. Pag kinapitan nyo yung clutch, at medyo tumahimik, ibig sabihin, positive sa damper talaga. Tapos pag binitawan nyo yung ingay, yung clutch, pag binitawan nyo, umiingay na naman, yun, positive na talaga tayo doon sa clutch housing na yun, doon sa damper niya. Medyo maluwag na yung damper doon. So, yun po yung pinakatatlong pangkaraniwan nagiging issue talaga pagka umiingay yun sa mga part ng motor natin, sa parte ng makina. Ayun lang yung pinaka, ano ha, common. Pag yung kakaibang ingay na talaga, yung parang gilingan na talaga, doon na po yung pumapasok na pwedeng may problema na siya sa crankshaft niya, either doon sa connecting rod or mismo doon sa bearing. Pero ibang usapan na po yun. Dito lang tayo sa pinaka-common issue talaga na umiingay. At least malalaman nyo kung saan yung kikilatisin nyo. Kung dito ba sa valve clearance, lagitik yung tunog, or dito sa timing chain, kalansing yung tunog, or dito naman sa parting kanan, sa may clutch housing, medyo malutong yung tunog. So, yun lang po yun. Sana nakatulong sa'yo, sa inyo, mga chupapi, lalo na yung sa mga nangangamba pag may marinig na konting ingay sa motor natin. So, chupapi Carl, naliwanagan ka ba sa Ebanghelyo? Yes, Pastor. Yun, naliwanagan naman si chupapi Carl. So, balikan namin kayo maya-maya, mga chupapi. Ayusin muna namin itong motor ni Chupapi Carl kasi may issue to, may iingay siya, lagitik siya, sa valve clearance yung iseset namin. A few moments later. So paano, hanggang dito na lang tayo, mga Chupapi. Salamat sa panonood, sana nakatulong sa inyo yung senior natin na pag-trace kung saan yung iingay na posible pinagmumulan sa motor natin. Ito nga pala si Sigman, yan si Pastor Caloy. So, ingat po tayo sa COVID-19 ngayong panahon na to. Actually, magpipinsan naman kami. Isang compound lang kami, kaya magkakasama kami. Tsaka, sinisiguro naman namin na disinfected ang bawat isa. Inimisikan po namin ng disinfectant. Dari ka lang yan. Ayun po, mga chumabi. Ay, isa ka mo muna! Tatakas mo, magtatakas. Ito po si Robin. Si Chupapi Robin. Baga, ito po yung kailangan maging maingat po tayo sa COVID-19. So, lahat po na dumadaan dito, winidiscan po natin yan ng sanitizer. Ano tawag? Disinfectant. No, tama, disinfectant. So, okay, clear. Ay, sama mo na, nasiyan. Oh, hindi ka naligo, ha. So, may gusto ka bang i-shoutout, Chupapi Robin? Shoutout kay Dino. Shoutout sa mga nanay ko sa ibang bansa. Eventually. Uy, ito pala, ano yan, Chupapi Robin. Ito, namimigay po si Chupapi Robin ng relief goods dito sa amin. Naboboring, nahilip. Namigay ng relief goods. Nanay, may gusto ka bang i-shoutout? Thank you. Thank you, Jorik. Sorry, isa sa bahay, may COVID. Si Jorik daw. May COVID po yung mayor namin dito sa Taytay ngayon. So, ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat po tayo, mga chupapi. Huwag tayong lalabas na. Kung makikilubilo man tayo, yung mga kayo rin sa pamilya, di na maiwasan yung isang compound tayo dito. So kami rin na magkakasama. Basta make sure lang talaga na sinasanitize natin. So paano, hanggang dito na lang, mga chupapi. Salamat sa panonood. Salamat kay Pastor Caloy, kay Sisigman,
kay Chipapi Carl nandun. Ako po, inapag na natin ang closing ceremony. Samahan nyo ang kabayabaan. Humayo kayo at nang makarami. Yan!